ELD, which is ito. Yan. Yung ELD, yung Omnitrax na ELD na kinabit ng troffers. At ito yung mga stickers. Inalis ko na kasi pinalitan nga ng windshield yung ating truck. At itong Easy Pass. Yan, surrender ko yan kasi kung hindi, magmumulta ako dyan. Meron pang natirang mga bolt seal. At dito yung ano, yung lockbox. Ay, importante ito kasi kapag ka hindi ko na i-sole ito, ay baka pagpayaan. Hi you guys, good afternoon, good afternoon. So, as you can see, nakita nyo ba yung sombrero ko na yan? Yes. Wow. Ngayong araw na to, meron akong appointment para sa pagbabalik natin sa Torque. Andito rin pati yung application. Kita nyo? Torque employment application. Meron na rin, meron din akong dalang ano, martilyo. At syempre, naka-vest din ako. At saka, naka-wear ako ng working boots. Yes! Kasi, i-road test nila ako ngayon. Syempre, kahit na nag-ano na tayo, nag-drive na tayo, bilang company, may mga policy sila. Of course, as usual, kasama natin si Mrs. at saka yung anak kong bunso, Pampabuenas. Babalik ako sa Turk mga kaibigan kasi plano kong subukan yung sinasabi nila, yung nagiging uso ngayon dito sa Canada na may percentage na. Ayun, baka sakaling may mas madagdagan yung extra income natin kasi yung dalawa kong anak ay magka-college na. Wow! Yan, subukan lang. Ayan, kaya abang-abang lang kayo kasi to just to be update, malalaman natin. At alam nyo naman sila kay it's all about tracking. Yan. At saka kung sakali man hindi mag-workout ito, siguro naman may pagkakataon pa o siguro naman pag bumalik ako sa Trappers, tatanggapin naman nila ako eh. Malamang siguro kasi wala naman tayong ginawang katarantaduhan o isang bagay na maaari nilang hindi tayo tanggapin. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na tayo ay galing din sa Torque. Tapos nagpunta tayo ng Trappers. At pagkatapos, yun, babalik ulit tayo dito. Nagpaalam din naman ako ng maayos. Nagbigay ako ng notice ko 1 month in advance. At saka maayos din naman ang pagkikitungo ko sa aking mga dispatch. Although, siyempre, normal na rin yung mga, ano, mga kaibigan, no? Yung mga, may mga nangyayari sa kalsada na hindi natin inaasahan, which is parte naman yun ng pagiging truck driver o trabaho natin kasi nasa karsada tayo, nahuhuli tayo ng pulis, titikitan, minsan nakaka-aksidente tayo, nakakabangga tayo ng mga moose, pero animal moose, animal pa lang naman. At saka mayroon tayong minsan nasisirang mga equipment, pinapakaltas nila sa atin yun, which is it part of a contract? Parte yun ng kontrata, kaya siguro kung hindi mag-workout itong pagbabalik natin sa Torque Enterprise, at kung gusto kong bumalik sa Trappers, kung mag-apply ulit ako sa kanila, baka sakaling tanggapin nila. Hope so. Alright you guys, tara. Yes! Woohoo! So cool. Alright you guys, welcome to St. Andrews. Malapit na tayo sa Turk Enterprise para sa orientation guys. Bagong Peterbilt ang ginamit ko ngayon para sa aking orientation. Maganda nga eh. 3 weeks later. Alright you guys, good morning. Nagbabalik tayo. Ito continuation ng ating pag-transfer sa ano no, sa company. At malapit na tayo dun sa ano, pag-drag testan. Magpapa-drag test tayo kung magas ano, iihi lang tayo para sa drug test. Yes! See, ganun talaga ang pre-employment dito sa Canada. Met Maya na lang kailangan ng drug test. Diretso lang. Sama pa rin natin si Mrs. at dyan ngayon si Baki. Doon pala. Abisado mo na?
Dito naman yata yung laging pinagtitestingan ng mga employment na ano eh. Okay. Tapos pabalik tayo. Ayan, Eastern. Balik ka dito, ha? Hanapin natin yung... Doon yun, sarap. Nakita mo na yan? Oo, kasi doon tayo pamunta. Oo, doon sa dati. Ayan, guys. Ano, may iwan na kayo dito sa loob? Oo, dito na. Alas 12, tama-tama. Kung maraming ano dyan, mapaihin na nila ako agad-agad para mabilis. Then, i-line up mo na lang yan. Yan, STARS drug testing. Okay. Few inches later. Okay guys, tara. Nahol ang kamera, no? Oo. Okay na yan, isang yan. Kung wala silang bago din. Okay guys, tara. Drug testing tayo. Magpapa-drug test tayo. Iihi lang, iihi. Saglitan lang ang labalang dito guys. E bawal sa lumang camera, alam nyo naman. E di igalang natin. Alright guys, nandito na ulit ako sa loob ng sasakyan, oh. At nakuha ko yung parang pinaka receive ko, kumbaga yung ano sa akin, yung isang kopya para sa akin. Pero ang sultan hindi pa makukuha kasi mukhang busy sila. Mga 3 days ipo-forward na lang sa company natin. Fully confident naman tayo na walang magiging problema kasi hindi naman tayo nahihigop, no? At ayan, nakita natin, Dynacare, andyan yung aking mga details. Ayan. At case, hindi naman ako nagbayad, sila naman ang nagbayad. At ngayon, dito kananan. Kanan sa lukas tayo. Oh, diretso yan. Diretso yan. Kanan yan pupunta namin. Dito. At baka nagbago na sila. Hindi, naalala mo ba? Oh lukas. Doon, okay, labas yun. Okay. Yan guys, pabalik na tayo ngayon sa Traffers. Yeah. At kunin ko yung truck doon at dadaling ko sa Torque for ano na yan, for i-decal nila, papalitan ng pangalan, license plate, etc. Ayan, para sa mga nakasubaybay, alam niyo naman kung paano yung sistema. Ganyan talaga si ibang company. Oh, yun. And saan pa tayo? Palabas tayo? Oo, palabas tayo. Diretso lang. Diretso lang yan. Diretso lang tayo. Alright guys, no. So, tara. Punta na natin si Cordapi at dalhin na natin sa Torque. At para masimulan na natin at masubukan na natin kung ano talaga yung pinag-iba ng percentage. 75% tayo ngayon. Mas malaki, hindi na tayo per milyahe kundi per load na tayo. Tulad ng mga karamihan na makasamaan ni per load sila. Dito yun. Lucas, Alright you guys, good morning, good morning, good morning. Dito tayo sa bahay ngayon at pupunta tayo sa Torque na for orientation. Mag-orientation tayo for ano na lang. Kahit na galing na, kumbaga sa ano, hindi tayo bagong driver nila doon. Kailangan pa rin ng orientation, formality na lang ba? At saka nga pala, happy... Ano ba ngayon, Han? Lunes? Ano ngayon? Lunes? Walang happy palaspas. Ano? Walang happy palaspas na nga. Palaspas lang yan. Palaspas pa rin yan. Palm day. Palm day pa rin yan ngayon.
Wala na. Tapos na yun. Ay, wala pang mahal na araw, ano? Wala. But anyway, guys, ha, mahal na araw. Ayan. Pag may time, magsimba tayo. Yes! Ay, si Bake! Oh. Gustong pumasok sa school si Bake, pero wala pa, hindi pa pwede. Ay, pagkatapos, daan namin yung pangalawa na palawang anak sa, ano, sa school niya. Daan muna tayo sa school niya, bakit yung dimaritso sa Torque, sa orientation. Let's go! Yes! Alright, dito na tayo sa St. John High School. Yay! Uy! Si Bake, mukhang ano? That's my school, Bake. Oo nga, mukhang bye bye. Saint John High School, drop natin si Ate Pai Pai. Okay, nak. Bye pa, ingat. Oh, ingat ka dyan sa school din. Okay, kita-kita tayo mamaya. Okay. Bye bye, si bye bye to Ate. Bye bye, bye. Bye, mom. Bye. Thank you, mom. What is that? Saint John High School. Home of the Tiger. Tops, pets. Oh, nag-yoyosi itong mga to. Yosi student. Tara na ngayon guys sa ano? Sa Torque, let's go. Okay. Alright guys. Malapit na tayo sa Torque Enterprise. Dito na tayo sa St. Andrew Aviation Boulevard. Tapos na rin kaya yung truck. Na kasi guys, sila yung nagano na rin eh. Sila na rin yung nag-safety ng truck ko eh. Kaya kagandahan dito eh. Meron silang safety manager dito eh na pwedeng pumirma sa safety. Okay. Arrive at Turk Enterprise. Para sa orientation. Diyan na lang. Ikot na lang kayo dito. Bye, babe. I will call mommy later. Okay. Yan. Alright you guys. Andito na tayo ngayon sa ano, sa loob ng ano, dito sa orientation table ng ano, ng Turk. Kita nyo naman. Yan na lang. At tapos na kaming nagpirma ng mga dokument. Andito, binigyan ako ng copy. Hindi ko lang dito. Ang daming mga papel. Yan, mga tip envelope. Kumuha na rin ako. Para tuloy-tuloy na. Sinate up na rin nila yung aming Manulife. Yan. At saka yung travel insurance. Ito na ipapakita kasi maraming mga number dyan guys. At ewan ko kung kailan ba tayo makaka-start makapag-biyahe rito. Pero inaantay na lang nila yung license plate ng truck. Tapos na yung safety niya. No? Tapos na. Inire-register na lang. Baka kung hindi bukas o the next day. Ayan guys. Tantabayan natin. Tingnan natin kung maganda-ganda ba yung ano, yung 75% furlough. Hindi malalaman. Ano? Tulad naman na kayo tanyo, meron na akong ID. Yun. Doon natin malalaman yun, guys. Part 2 guys. Yan. Magbabalik tayo. Ayan, binigyan niya nila ako ng isa pang bagong sombrero, no? But anyway, natapos na yung orientation natin. Wow. Naibigay na nila lahat ng mga ikinabit ng trappers doon sa truck at ibigay na nila sa akin at ay naman pupunta kami ni Mrs. o pupunta ako doon sa trappers para surrender lahat. Gusto ko lang pakita sa inyo. Ito yung cord, no? Cord ng aking ELD, which is ito. Yan. Yung ELD, yung Omnitrax na ELD na kinabit ng truffers. At ito yung mga stickers.
inalis ko na kasi pinalitan nga ng windshield yung ating truck. Wow. Ando pa rin sa shop. Hindi na ako nag-video doon guys kasi ano yun naman, eh nakakaya naman kabago-bago nag-video tayo. At itong Easy Pass, yan, surrender ko yan kasi kung hindi, magmumulta ako dyan. Meron pang natirang mga bolt seal kung saan hindi ko naman pwedeng gamitin itong mga seal na to para doon sa, dito sa top na yan. At dito yung ano, yung lockbox. Importante ito kasi kapag hindi ko na i-sole ito, baka pagbayarin pa nila ako. Mahal ito para sa trailer. At tinatanggal ko na rin yung license plate. Yan. Which is kailangan to, balik ko. At saka itong Trappers Authorities License and Manual Permit. Mga permit ba? Lahat nandyan lahat. Yan. Okay, yan. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys kasi ito mga permit lang to. From Canada, US, etc. Yan. Tapos, ilagay natin dito. Yan. Maisoli ko sa kanila para sa ganun eh. Babayaran din naman tayo ng tama kasi kapag hindi mo may solo yung mga kailangan nila, baka i-charge pa sa bilang owner operator, ipapabayad sa inyo yan, ipapabayad sa atin yan. Alright, yan. Okay, yan, meron pa akong Mr. Sub pagkain na tanghalian dito at mga papel of course. Yan, at pupunta na kami ni Mrs. doon sa Trappers, no, mga kaibigan. At magkikipag-meet na kami kay Sir Larry upang ibalik itong mga to. Kaya samahan nyo kami guys, tara! Alright guys, andito na tayo ngayon sa Trappers Transport. Yes! At siyempre ako ang driver, si Mrs. Pagod. At i-meet up natin si Sir Larry para may abot na natin itong mga kaukulang mga bagay-bagay pa para wala na tayong iniintindi. At siyempre mapirmahan ko na yung mga dapat kumpirmahan sa kanila bilang aalis tayo rito. Yun. Wag lang tayo rito at papasok sa loob. Hindi ko nabibidyohan guys. Yan. Kasi nakakaya kay Sir Larry. Few inches later. Alright. Alright you guys. Andito na ako sa... Ano, kabalik na tayo. Nakausap ko si Sir Larry. Sinurrender ko yung lahat-lahat ng mga kaukulang mga bagay sa kanya. Nakita nyo naman yung daladala ko na nakita ko sa kanya. Hindi ko na binidoan doon kasi alam nyo naman siyempre nahihiyari naman ako, diba, alis na ako. Sabi niya sa akin eh, kung nag-stay ka pa rito ng isang buwan baka magiging driver of the month ka na kasi naka-line up ka, sabi sa akin eh. Sabi ko walang problema yun sa sabi ko. Gusto ko lang subukan lang kasi doon sa kabila kasi alam nyo naman percentage. Ayoko naman kasing mag-conclusion based from sa mga sinasabi nila kasi 75% per load at saka ito kasi dito wala silang percentage pa sa Trappers. Doon sa Torque is meron na silang percentage, so mga nakakausap ko na maganda daw ang percentage, makikita natin sa mga susunod nating mga kabanata. At sabi ko naman kay sir siguro naman wala naman akong ginawang masama, although normal lang naman sa atin mga driver kasi trabaho natin yun sa karsada na magkaroon ng mga violation ticket, which is kasama part of the job, no? Kaya naman sabi niya sa akin, makakabalik pa naman tayo rito kung sakali man, ha-hire pa naman nila tayo. Kasi siyempre wala naman tayong ginawang hindi maganda. Hindi naman tayo nagnakaw, hindi naman tayo naging abuse, hindi naman tayo nang haras sa kanila. Which is dito sa Canada wala naman silang karapatan na pigilan ka kung gusto mong umalis. Ganun lang yun.
At kung gusto nilang ay kung gusto mong bumalik sa kanila, i-hire ka pa rin nila. Siyempre, dadaan ka pa rin sa procedure nila. Sasalahin ka, which is ganun talaga 'yon. Kanya nga lang is magiging returning driver nila, hindi bago. 'Yon, guys. There's nothing in it. All right, you guys, so paano? Kita-kita na lang tayo sa susunod na video vlog natin sa Karsada na at sa torque na yon. At percentage tayo, 75%. Thank you. Yun, para malaman natin ang pinagkaiba ng percentage at base miles. Peace out, guys. Bye bye, Han. Bye bye, Bucky. Bye. Okay. Say bye bye. Bye. Lakay Pinoy Tracker.